St. Benil, na may degree po ng Multimedia Arts. Okay. So, napagdaanan ko po lahat. Employee, business, tsaka network marketing. Nung employee po ako, hindi ako tumagal ng 3 months. Bakit? Kasi ako po yung tao na talagang hindi ko kayang maging employee. Ayoko yung merong boss na hindi na nakontento sa pagdako ng credit sa akin. Sa akin pa sinisisi yung mga kamalian niya. So, yun po, hindi ako nag-employee. Ngayon, dumaretso po ako ng traditional business. Last year po, in-explain po sa akin ng tita ko, yung Alliance in Motion Global. Okay? Bale, negative po ako, sabi ko sa kanya, ayaw ko yan. Una-unahan lang yan eh, bilog-bilog lang yan. Tsaka sabi ko po sa tita ko, 4 na beses na ako sumali sa kanya, ni isang beses hindi ako naging successful. So, to cut the story short po, tinuloy ko po yung traditional business ko for 1 year, kasabay po ng tita ko na ginagawa ng Alliance in Motion. Bale, last April po, nagsisimula ng malugi yung shop ko. Ngayon, sabi ko po sa sarili ko, hindi pwedeng magsara yung shop ko nang wala akong kinikita. Bakit? May pamilya po ako eh. Meron po akong anak na pinapadede, tsaka binibilan ng pampers. Tama ba? So sabi ko, hindi pwede. Hindi pwede na magsara na tuluyan yung shop ko nang wala akong additional nakita. Or papasok na pera, monthly. So sabi ko po, sige, pagbibigyan ko yan. Sabi ko sa tita ko, natry ko yan. So, to cut the story short po, sumali po kami last May. So, kung i-calculate po natin, 3 buwan pa lang po kami. Hindi ko naman po pinagyayabang yung maliit na sinita namin, pero malaking tulong na po. Sobrang laking tulong na po niya. So, inagdag ko sa background ko, bale, ako nga po ulit si Francis Dominic Torres, tsaka ako po yung responsible na mag-present sa inyo yung marketing plan. Okay? Okay po? Yes! Ayan! Kaya ko, wala akong kausap. Okay. Okay lang po ba, bago ko mag-present, magkwento po ako ng isang maliit lang na istorya. Okay lang po? Yes! Sumasagot. Okay. So, malayong lugar, meron pong isang tribo. Okay? Yung tribo na po niyan, ang tawag po sa tribo nila is yung tribong Kamao. Okay? Yung tribong Kamao, sila po yung mga tao na hindi bumubuka lagi ang kanilang mga kamay. Bakit? Kasi ayon po sa paniniwala nila, once na nagbukas pala sila ng kamay, ay bababa or madedegrade yung pagkatao nila. Okay? Tapos may problema doon sa tribong Kamao na every 40 years may namamatay. Or in other terms, 40 years lang po ang lifespan ng isang tao na nandun sa tribo. Are you with me po? Yes! Okay. Doon po sa malayong lugar ngayon, may dalawang magkaibigan. Okay? Si Juan po, tsaka si Bertin. Okay? Si Juan po, tsaka si Bertin, naglalakad sa isang buhay. Nabiglang, tumilim. Nagulat sila, bakit tumilim? So, nagulat sila, biglang may lumabas na babae. Sabi ng babae, gusto kong ipagpala yung tribo ninyo. Gusto ko tanggalin yung karamdaman na 40 years old lang kayo pwedeng mabuhay. Okay? Pero isa ang hihilingin ko sa inyo. Gusto ko magpakumbaba kayo at buksan nyo yung kamay ninyo. Tapos umalis na siya. Okay. Sabi po ni Juan, Bertin, totoo kaya yung sinabi ng babae? Ngayon, sabi ni Bertin, huwag ka maniniwala doon. Gusto lang niya na buksan natin yung kamay natin para mapahiya tayo sa tribo natin. So, ano nangyari? Si Bertin ayaw. Sabi ni Juan, okay lang na pumabang pagkatao ko. Kung yun naman ang magpapaganda or magpapagaling sa sakit natin, sa katribo natin. So, anong nangyari? Binuksan po niya yung kamay niya. Okay? Nakikita ko ba? Nakikita? Angat ko lang po, angat ko lang. Angat ko ba? Okay. After pumukas ng kamay ni Juan, biglang kumulog. Tapos pagkulog, biglang bumuhos ang isang kakaibang ulan. Ano nangyari? Bumuhos po ng C24/7. Pero dahil sarado, yung kamay ni Bertin, wala po siyang nasalok. Si Juan lang. So ano po point ng storya? Ganito po. Kahit pala po gano'ng kaganda ang isang bagay na dumating sa atin o dumaan sa atin, kung sarado po yung isip natin, wala po tayong ma-absorb. Okay? So, ang hinihiling lang po namin dito, sana po, buksan po natin ang isipan natin. Kasi maray po natin, eto na pala po, yung puputol ng sumpa sa ating kahirapan. Okay? So, tuloy ko na po yung presentation ko.
Bale, naniniwala po ba kayo na ang mga mayayaman po ay may sikreto na ginagawa kung bakit sila mas lalong yumayaman? Ay, sumagat. So meron po, kahit pala hindi sila nag-uusap-usap, meron silang isang sikreto na pare-parehas ang ginagawa. Ang tawag po doon is yung leverage. In simple terms po, dictionary term, ang ibig sabihin ng leverage is doing things easier than usual. Kumbaga, gagamit po kayo ng something para mas mapadali ang isang bagay na mahirap. Okay? Ayun. For example po, kilala niyo po ba ito? Si Lucio Tan. Si Lucio Tan po is the second wealthiest person in the Philippines. And kung makikita po ninyo, itong mga pilog-pilog na to, yan po yung mga negosyo niya. So, hihirap po tayo ng isa, no? Hiramin po natin yung Fortune Tobacco. Yung Fortune Tobacco po, sila yung responsable sa pagmamanufacture or paggawa ng sigarilyo. Okay? Ngayon, tanong ko lang po, sino po yung mga first-timers na